Ayan, magandang umaga mga kababayan ko, lalo-lalo na yung mga katulad kong domestic helper dito sa Hong Kong. Siyempre, manluluto po ako ngayon ng Miss Wanamay Patola. Siyempre, nabili ko ito kahapon dun sa wet market. Dalawang peraso, nasa $7 siya. Pero pag dalawang klaseng bilhin mo, $15. Baba, bibili ka ng talong, o isang klase na namang gulay, dalawang klase, $15. Yun ang maganda. So, dalawang peraso, ganyan siya karami. Binulatan ko na, syempre, ganyan ang size niya. At kailangan ko rin ng dalawang itlog, syempre. At, syempre, yung miniswa. Nabili ko ito ng $10, pero naluto ko siya ng tatlong beses, hinati-hati ko siya. Kasi, pag naluto siya, marami naman pagluto na. So, pang last na yan, pangatlo na ngayon, at kailangan din natin ng sibuyas at bawang. So, tara, simulan na natin magluto. Ito ang lunch ko ngayon. So, napakasarap nito. Favorite ko talaga ito, lalong-lalong na noong araw. May tanim kaming patula sa aming bakuran. Napakasarap. Kahit araw-arawin mo siyang lutuin, hindi nakakasawa. Kasi kung laki ka ng probinsya, kahit ano nasa paligid ng, o nasa bakuran mo, tanim ka ng kung anong gulay, kahit everyday mo yan kainin, hindi nakakasawa. Ayun, nakakamiss. Kasi lalo-lalo na't malayo ka. Salamat nga ako kasi nandito ako sa Hong Kong, kahit papano may tinda silang ganyan. Pero pag nasa Middle East ka, mahirapan. Kung anong kinakain nila, yun din ang kinakain. Ayan, so mainit na yung kaserola. Lalagyan na natin ng konting mantika. Alam nyo guys, yung mantika nang ginagamit namin, hindi natural na cooking oil. Ginagamit namin ay olive oil. Yan ang ginagamit namin dito. Kaya okay lang na damihan mo or whatever kasi okay lang. Ewan ko, basta okay lang. Para kayo mag-adjust. Okay. So habang nagpapainit tayo ng mantika, mix na muna natin yung itlog. Dalawa yung ginamit ko kasi masarap pag madami. Pag nagluluto ako nito, hindi na ako nagkakanin. Kaya hindi na ito inaabot ng gabi. Yung bang sa aking lunch hanggang gabi, ang lunch lang ang inaabot. Kasi hindi ko na kinakain ng kanin o hindi ko na hinahaluan ng kanin. Ayan, so init na. Igisa na natin yung bawang. Ako yung taong hindi masarap magluto, pero mahilig magluto. Yun. Kahit minsan, kahit ako na lang yung nagluto ng sarili kong pagkain, hindi ko pa kaya mainit. Ayan. Ang bawang niya, ang bawang ng bawang. Ilagay na natin ang patola. Okay. Yung sabihin muna natin ng konti. Alam ko may nakikita kayong view dyan sa ilalim. Okay lang yan kasi, you know. Yan kasi yung asset ko. Ayan, so medyo okay na siya. Lalagyan natin ng konti. Nilalagay namin tubig. Boiling yung tubig. Kasi, madumi yung nasa gulay ko. Kaya pag ako may nagluluto, lagi namin ginagamit yun. Araw-araw dapat laging may tubig yan. Mainit man o. Ayan, so, kulaan muna natin ng ilang minuto hanggang siya'y magkulo. Ilalagay natin yung miswa at yung itlog. Lalagyan din natin yan ng magic salad. Kasi napakasarap pag may magic, di ba? Ayan, so, syempre bumili ako ng magic. Nilagay ko sa garapon. Para mas bongga. Kasi iba yung ginagamit nila dito. Ginagamit nila ay chicken powder. Ginagamit nila ay chicken powder. Ayan, ang chicken powder na ginagamit nila.
So, mas maigi pa rin yung nakasanayan mo. Kung ikaw ang nagluluto ng sarili mong pagkain, mas maigi pa rin na sundin mo rin yung nakasanayan mo sa Pilipinas. Diba? Napakaganda pala ng ano ko, no? Ang apron ko, may dala pang bulsa. And itutok ko mga kayo dito sa aming kusina habang nag-aantay tayo ng pagkulo ng aking patola a la misma de sena. Ayan, ito yung kwarto ko. Ayan, dyan kami na ito. Oh, dyan ako natutulog. Siyempre, may sarili akong aircon. Pero sa weather ngayon, minsan, hinihinaan ko na yung paggawin kasi medyo malamig na siya. Pinupuksan ko lang yung pintana. Dito kami naglalaba, of course. Ayan, so may lalo kaming machine, yung isa. Automatic machine, yung isa naman, dryer. Paglagay mo itong damit doon, paglabas, itupi mo na lang. Yan ang maganda. At, ipakikita rin yung place ng aking view sa bintana ng kusina. Ayan. Napakaganda. Yan ang buhay Hong Kong. Joke lang. Ayan, so, okay na siguro. Balik na kayo doon sa... Ay, ipakikita rin nyo pala yung stand ko, yung napakagaling na stand ko. Ipapasalamat ako sa timba ni Amo. Ayan ang aking stand. At syempre, wala tayong malaking stand na pwedeng gamitin sa araw-araw. Ayun! Ayan, mukulo na siya. So, ayan lang natin siyang kalutin ng konti. Ayan, babalikan ko kayo! Pagkatapos ng kumulo nitong aking patola, magbambot ng konti, ilalagay natin yung miswa. Diyan muna kayo! Ayan, ako ay nagbabalik at syempre, okay na siya. Malapit na. Ayan, o. Oh. Ayan ang itsura niya. O. Oh. Malambot sa gitna, pero yung sa gilid niya, matigas. Hindi, buo pa rin. Yun ang maganda. Ilalagay ko na yung miswa. First class miswa. Nabili ko sa Philippine store. $10. Nabili ko ng tatlong beses. Nabili na natin siya. Ayan mo natin siyang lumambot ng konti. Napakasarap. Promise. Siyempre, lalagyan natin ng... ng bilis sa mix. Magic sa... Ayun. Siyempre, isang spoon lang. Baka makalbo na lang tayo. Naglalambot na yung miswa. Mix natin yung eggs. At syempre, ipuso na rin natin yung sa ating napakasarap na gulay. So, check natin kung okay na yung miswa. Ayan, okay na siya. At ihalo natin yung eggs. Ayan. Ng konti. Ayan. Ayan o. So, napakasarap ng ating ulam ngayong araw na ito. That's enough. Parang napakasarap ng ating ulam. Ang daming itlog. Ang problema, ang lasa. Diba ang lasa? Ito kasi hindi ko itindad sa rico. Mainit. Masarap siya kasi may magic sarap.
Ayan. So, ilagay natin siya sa lalagyan. Siyempre, ilalagay ko siya sa ayan, ito na nga lang ang lalagyan ko. Para bongga. Yun. Napakasarap ng ahi. Pagkain niyo yung araw na ito. Ayan. So, ito na ang aking alamiswa with a patola. Sarap! Ayan, ayan na. Tapos na naman yung aking pagluluto. Pagsalamat sa panunod bilang aking, bilang isang chef ng aking kusina. O, kusina ng aking amo. Ayan. So, in fairness, napakasarap niyang tingnan. Siyempre, masarap yung lasa kasi may ginisang eksen. Salamat! Bye-bye!